Good day everyone, welcome to my YouTube channel. For today's video topic natin ay measures of position for group data. Ayan yung quartile, decile, at percentile. At ito ay under ng chapter na statistics. May mga nagawa na akong video about statistics at kung gusto nyong panoorin ay lalagay ko na lang ang link ng playlist sa may description or kaya i-search nyo na lang sa channel ko. Okay, mag-focus muna tayo ngayon sa quartiles. Tapos dito, find quartile 3 daw sa data na to. Ito yung formula, tapos ito yung mga laman. Ang una nating gagawin ay hanapin natin yung quartile class. At para mahanap natin yon, gamitin natin ang formula na ito. Kn over 4. Ang k daw ay nth quartile at ito yon yung 3. Bale 3 yan, nalagay natin. Tapos yung n, ito nakalagay 50. Tapos, 3 times 50 divided by 4, ang sagot ay 37.5. Since nahanap na natin, nakakuha na natin yung kn over 4, titingin tayo sa cumulative frequency kung may equal ba sa kanya. May equal ba sa kanya? Wala. Since walang equal sa kanya, titingin tayo sa mga mas mataas na number sa kanya. Ito, 48 at 50. Ang quartile class natin ngayon ay ito, yung may 48. Kasi nakukuha natin yon sa may unang number na mas mataas sa 37.5. Unang cumulative frequency. Okay, the quartile class is on the class interval of 41 to 45. Ito yung quartile class natin ngayon. Ngayon, hanapin na natin yung iba pa. Ito, LQ3. Ito yun, LQK. Ginawa na natin LQ3 kasi yung K natin ay 3. Sabi daw, ayun ay lower class boundary of quartile class. At ito yung quartile class natin. Tingin tayo sa lower class boundary. Ayun, 40.5. At ito yung nilagay natin dito. Sunod ay CFB is equal to 30. Ang CFB ay cumulative frequency before the quartile class. Dito, ito yung cumulative frequency ng quartile class natin, itong 48. Titignan natin yung mas mababa sa kanya, yung unang mas mababa sa kanya, ayun yung 30, yung nauna sa kanya. Sunod ay FQ3. Ayun ay frequency of the quartile class. Ito yung quartile class natin, 41 to 45. Tapos, ang frequency nandito sa may F, ito yon 18. Tapos, ang I is equal to 5. Ang I ay size of the class interval. Bilangin natin kung ilan number lahat to. 5 yon. Then, nakuha na natin lahat. Isab na natin sa may formula. Ganito na siya. Then, 37.5 minus 30. Ang sagot ay 7.5. 7.5 divided by 18 times 5. Ang sagot doon ay 2.08 kapag ni-round off. Tapos, 40.5 plus 2.08, ang sagot doon ay 42.58. Bale, nakuha na natin yung, ito yung hinahanap, yung quartile 3. Ngayon, dako naman tayo sa pagkuha sa may deciles. Sabi, find decile 4. Ito yung formula. Ano yan eh, halos same lang din yan sa may quartile. Ang pinagkaiba lang dito ay over 10, yung kanina over 4. Tapos yung process, same lang din sa may pagkuha natin sa may quartile. Unahin natin yung kn over 10 para makuha natin yung dito naman ay decile class. Kanina quartile class, ngayon decile class. Tapos ang k natin ay 4, ang n natin ay 50. Isab natin. Tapos 4 times 50 divided by 10, ang sagot ay 20. Same process, tingin tayo sa cumulative frequency kung may equal ba sa 20. Wala. Since wala, tingin tayo sa mga number na mas mataas sa 20. Ito, 30, 48, 50. Tapos, tignan natin dyan ano yung pinakauna. Ito yon yung 30. Bale, ang decile class natin ay nandito sa may 36 to 40. Then, hanapin na natin yung iba pang hinahanap. LD4, ito yon LDK, pinalitan na natin ng LD4 kasi ang K natin ay 4. 35.5 siya.
lower class boundary of decile class. Decile class natin to. Tapos, ang lower class boundary niya ay 35.5. Sunod ay CFB. Ang CFB ay cumulative frequency before the decile class. Ito yung decile class natin. Ang cumulative frequency ay 30. Yung mas nauna sa kanya, 14. Ayun na yun. Tapos, FD4. Ang frequency niya ay 16. Ito yung ano natin, decile class. Tapos, ang frequency ay 16. I is equal to 5. Ang I ay size of the class interval. Bilangin natin kung ilan naman na ito. 36, 37, 38, 39, 40. Yun ay 5. Kaya ayun yun, I is equal to 5. Tapos, isab na natin. Then, ayun na siya. 20 minus 14, 6. 6 divided by 16 times 5, ang sagot ay 1.88 kapag ni-round off. Tapos, 35.5 plus 1.88, ang sagot ay 37.38. Bale, nakuha na natin yung hinahanap na ito, decile 4. Hinamanda ako naman tayo sa paghanap sa may percentiles. Dito, find percentile 24. Ang formula ay ito, at ito yung laman. Halos same lang din ito sa nauna, sa quartile at decile. Ang pinagkaiba lang ito ay 100. Tapos, ano rin siya? Same process. Hanapin natin yung percentile class. Kn over 100. Ang k natin ay 24. Lagay na natin. Tapos ang n natin ay 50. 24 times 50 over 100 na sagot ay 12. Tapos, titingin tayo sa cumulative frequency. May equal ba sa 12? Wala. Ngayon, titingin tayo sa unang number na mas mataas sa kanya. At ito yon yung 14. Dahil dito nag-lie, dito yung ating percentile class. Tapos, hanapin na natin yung ibang natitira dito. LP24 is equal to 30.5. Lower class boundary of percentile class. Ang percentile class natin ay 31 hanggang 35. At ang lower class boundary dito ay 30.5. CFB. Ang CFB ay cumulative frequency before the percentile class. Ito yung percentile class natin. 31 to 35. Tapos ang cumulative frequency before ay ito. Yung 8. Yung nasa baba. Tapos sunod, FP 24 is equal to 6. Frequency of the percentile class. Percentile class, frequency, 6. Tapos, ang I ay 5. Then, isab na natin. At ayan na siya. 12 minus 8, ang sagot doon ay 4. 4 divided by 6 times 5, ang sagot ay 3.33 kapag ni-round off. Tapos, 30.5 plus 3.33, ang sagot ay 33.83. Bale, percentile 24 is equal to 33.83. Nakuha na natin yung hinahanap. So, ayun. In summary, pare-parehas lang sila ng step. Pare-parehas lang din ng laman. Pinagkaiba lang dito ay over 4, dito ay over 10, dito ay over 100. So, ayun lang. Thank you for watching. Sana may natutuhan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials. Also, follow my FB page para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads and announcements.